Tuloy na tuloy na at ayaw nang magpatinag ng grupong Piston at Manibela sa Idaraos na tigil pasada na sisimulan sa Lunes, March 6. Ayon sa chairman ng Manibela na si Mar Valbuena, una silang magtitipon-tipon sa Quezon City at saka magtutungo sa tanggapan ng LTFRB upang doon magsagawa ng protesta. Nanindigan ang grupo na kanilang itutuloy ang tigil pasada kahit pa nagsagawa na ng pagdinig ang Senado hinggil sa implementasyon ng Public Utility Vehicle o PUV Modernization Program. At kahit pa nakiusap na sa kanila si Transportation Secretary Jaime Bautista at maging si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na huwag nang ituloy ang transport strike, giit ni Mar Valbuena wala namang naging maayos na desisyon ang mga nasa gobyerno at nananatili pa rin ang nakaambang phase out sa mga tradisyonal na jeep at lumang modelo ng mga UV Express. Yung modernization, yung may mga gusto, nakakaluwag-luwag, okay po yun, ituloy po nila. Hindi na po natin naman pinipigilan. Bigyang, nga lang po yung mga wala pa pong kakayanan, bigyang laya pa pong makabiyahe at sana walang mga deadlines. Dismayado rin ang grupong Piston dahil sa kabila ng isinagawang pagdinig ng Senado sa issue ng PUV modernization, wala pa rin anilang konkretong plano ang gobyerno para tulungan ang mga mahihirap na driver at operator. Nakikita, so, ngayon darating na Marxist, ano, dito sa tigil pasada, upang igit-git na pagbasura doon sa 2017-2011. Nakitang-kita natin na mismo yung kalituhan talaga ng DOTR, ng LTFRB, talaga doon sa implementation nitong modernization program. Samantala, tiniyak naman ng grupong Piston na hindi sila mangaharas sa ibang mga jeepney driver na hindi lalahok sa kilos protesta sa Lunes. So ay ito ay voluntary, ano? Voluntary ito na paglaho ng ating mga driver, voluntary ito paglaho ng ating mga operator at ng ating mga mamamayan. Kaya yung sinasabi ng na baka magkaroon ng kanilang harassment. Sa bahagi po natin ay malinaw yung ating prinsipyo sa ating mga pagdulingkad na pinitiyak natin na walang magaganap na kaguluhan sa araw ng mga pagpili. Nauna nang in-extend ng LTFRB sa December 31 ang deadline ng franchise consolidation. Sa pahayag ni Secretary Bautista, sinabi nito na nakahanda ang Department of Transportation na makipagdialogo sa lahat upang ipaliwanag ang modernization program. Hiniling din ito sa hanay ng transportasyon na ituloy ang consolidation program na sinasabing magbibigay daan para sa matagumpay na modernisasyon. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.